magandang araw sa inyong lahat. Tayo ngayon ay pupunta sa isang beekeeper na may mahigit na 30 taong karanasan sa pag-aalaga ng bubuyog. Samahan ninyo ako upang ating matutunan kung ano ang gagawin upang tayo ay maging matagumpay na beekeeper. Si Sir Sam na isang educator na nagpasya na maglunsad ng advokasya para sa pangangalaga ng mga native na bubuyog. Inaanyayahan ko po kayo na samahan ako sa layuning ito na mapangalagaan ang ating mga native bees sa pamamagitan ng pag-subscribe, panonood, pag-like at pag-share na mga videos na tutulong upang maunawaan ng mga tao ang kahalagahan ng ating native bees. I-hit nyo rin po ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bagong video. May tatlong pangunahing dahilan kung bakit ako ay naglunsad ng advokasya tungkol sa pangangalaga ng stingless bee. Una ay dahil ito ay hindi kilala ng ating mga kababayan. Ang ginagawa po ng ating mga kababayan pag ito'y nakikita ay sinusunog at minsan ay ini-spray ng Bygon at ng iba pang insecticide na hindi po sana dapat nangyayari sapagkat ito ay mahalaga sa kalikasan. Sila po ay mabisa at magagaling na pollinator na nagpapadami ng ating mga prutas at gulay, lalo na po sa nyog. Inyo pong i-click ang link sa itaas at i-check ang description box upang mapanood ang isang episode na nagpapakita kung paano pinadami ng stingless bee ang bunga ng nyog. Ang stingless bee ay nagpuproduce din ng rare honey na ito ay mabisang source of health and healing. Pwede nyo pong i-check ang link sa itaas upang mapanood ang isang testimonial ng isang gumamit ng stingless bee at naging maganda ang epekto sa kanyang katawan. Pwede nyo din pong panoodin ang episode na tungkol sa benefits of honey from stingless bee na ang link ay makikita ninyo sa bandang itaas at gayon din sa description box. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe ay mag-subscribe na po kayo ngayon upang lumawak ang dissemination ng information. I-share nyo po sa ating mga kababayan upang lumawak ang kamalayan tungkol sa kahalagahan ng ating mga native na bubuyog at ito ay mapangalagaan para kanilang mapag-ibayo ang kanilang benepisyo para sa ating kalikasan. Inyo din pong i-click ang notification bell para kayo ay updated sa mga bagong video. Tinatahak po natin ang daan papunta sa Concepcion Banahaw, isang barangay na nasa paanan ng maalamat na bundok Banahaw. Dito nakatira ang isang expert na beekeeper na may mahigit na 30 taong karanasan sa pag-aalaga ng mga bubuyog. Siya po ang beekeeper na si Sir Camilo de Guzman o kilala rin sa tawag na Pastor Mel. Dalawang uri ang inaalagaan niyang native na bubuyog. Ang una ay ang stingless bee o ang tinatawag na lukot at ang Apis serrana na tinatawag ding laywan. Ang focus natin ngayon ay ang tungkol sa pag-aalaga ng laywan, paano sila padadamihin at ano ang gagawin upang hindi lumayas ang mga bubuyog na ito at iba pang mga topic na may kaugnayan sa
matagumpay na pag-aalaga ng Apis Serrana o Laywan. Ganda umaga po! Good morning po, sir! Morning po! Welcome po! Busy-busy kayo sa ano? Pagagawa ng box. Busy po sa paggagawa po ng high box. Ay, ako'y namasyal din sa inyo at gawa ng manghihingi ng mga tips para sa ating mga ano? Ay, sa ating mga viewers para sa Apis Serrana at saka sa Stingless Bee. Opo, Stingless Bee sa atin ay pasal tayo din sa ano, habang kayo ng video. Sige po. Pinapanood ko ang mga video nyo. Magaling naman po. Stainless ko parang ano na lang. Mamaya punta tayo dun sa mga strategy ko sa ano. Ay, maiba ako. Bakit ko ba mahalaga na alagaan natin ang Stainless Bee? Ay, di po saray sa pagpo-pollinate po ay di yun po ay napakahalaga dahil bukod sa tayo ay kumikita na, ay tayo ay makatutulong pa sa ating ano, sa kalikasan, sa ating mga magsasaka. Ay kung hindi po gawa ng mga bees ay di tayo ay maaring ilang panahon na lang at tayo ay hindi na kumain. Ano po? Dahil ang bees po ang nagpo-pollinate sa ating mga ano, sa ating mga halaman. Kaya nakakaroon tayo ng magandang ani. Ang totoo nga po nito ay akita po sa kalasi ng mga dito yan, yung katulad po ng mga dito. Talaga po magagaling silang mamunga bukod sa madami na ay talagang malalaki pa. Magaganda po talaga mag-produce ng bunga ang ating halaman. Ito po yung kaalagaan doon. Saka bukod sa nakita na nga po, ay di nakatutulong pa tayo. Ito po yung kahalaga ng isa't ito nga po yung aking backyard. Dito bahay lang. Dahil lang itong malaking area, pero ano naman po yan, hanggang doon pa naman yan. Ito pang lagyan, lalaman itong aking ito pagkasasanda ang colony. May lumilipad sa tabi ko, parang laywan. Opo. Hindi pa naman sila delikado. Hindi po, hindi naman po yan. Lalo pag ganito maga, mabuti nga sarot maaga kayo. Hindi siya ganoong aggressive. Ito po, may kahit sampulin po tayo dito ng ating isang box ng ano. Yung maganda-ganda. Sabi niyo kung mga gat ay hindi itong malma. Ano po? Ay, ibig sabihin ay iba. Kasap po siya nakagapos ay gawa po ng hangin. Nga kaya po ito yung pagnabagyo. Talagang ito'y aking ibinababa pa. At gawa nga niyang para siya ay maingatan. At kapag ito'y nabulid na, hindi po tila ng loob na ng camera. Yan po yung ating ano, Apis Serrana. Yan po, hindi pa siya wild kasi maaga pa ngayon. Yan ang laywan na tinatawag. Yan ito po ang laywan na tinatawag. Ibig sabihin po ay pagkamaaga ay hindi sila aggressive. Hindi po siya aggressive. Ito gaya ng tanghali. Ito po ay siguro yung mga dalawang linggo pa pwede nang ma-harvest. Kasi ngayon ay bali mga 3 days na nainit lang dito. Tapos ulan na uli. Kahapon niya parang umulan na uli eh. Lagi bang available sa inyong honey ng ano? Ng... Meron po tayong honey lagi. Yan, kung, yan ang kung tawagin po natin ay Apis? Apis Serrana. Serrana. Ito ang kanilang entrance. Ibig sabihin po ay dalawang klase ang inaalagaan nyo. Opo, isang Stainless Bee. At saka isang? Itong Apis Serrana. Serrana. Tayo nakakasubok ng Apis Milapera, pero nagpa-plano rin po kung magalala ng Apis Milapera. Talagang mukhang mahalaga ang pagtatali. Sakwan na ho. Ay,
para ma-secure ang ano? Opo, guwapo ng ating panahon sa na maangin. Kahit wala yung bagyo, ay talagang kailangan na maingatan natin sila sa hangin. Kasi lang ang ating ano, wala akong gamit halos sa top cover. Dagan nila ang ito naman po yung aking ano, lagi ito nagmamalaki na 4 na taon na po siya. Ang inaano ko po sa kanya ay pinapalitan ko ng box pagkaka gato ng box. Yan. Yan po ay dahil YouTube ko na rin. Na pinalitan ko talaga siya ng box. 4 years old na colony. 4 years old na po yan. Ibig sabihin, harvest lang kayo ng harvest sa kanya. Apo. Yan ay napakalaki na ng pakinabang po niya. At yan po ay minsan ay nakaparto na si Clyde Cabanas. Ewan ko kung kilala niyo siya, taga Tagkawayan, Quezon. Ay na-experience na po niyang makapag kumuha po siya ng honey sa akin siguro mga 2 years na nakakaraan. Idean ko na po ikinuha. Kaya siya naging interesado rin. Kaya sabi niya, ba tumatagal pala ang apisirana ng ngayon? Sabi ko, iba'y saray na sa tamong pag-aalaga dahil yan naman ay ligaw. Kita naman natin siya, wala po. Open yung entrance niya. Anytime na gusto nilang umalis, pwede silang umalis. Eh, ang ano nga lang ang puno noon ay yung paraan kung bakit hindi sila naalis. Oo nga, yun po ang mahalaga. Gawa ng kuwan eh. Minsan ay nag-rescue kami ng ano, ng bee sa San Antonio. Apo. Nawala siya, walis. Kaya nga po, yun ay ultimong doon sa pag-transfer mula sa wild ay may mga paraan din yun na hindi lahat ng itatransfer mo ay pwedeng mag-stay sa box. Dahil pag nagkataon na ang nailagay ninyong brood sa kanya ay ano na lang ating mga kamay o nagkaroon na ng kumbaga sa ano ay nasira na, namatay na yung mga uod niya, yun, problema po yun. Yun ay talagang hindi basta tinitira. Kaya ang ginagawa ko po, kapag galing wild, dito talaga ako kumukuha ng rod. Sa box, tapos ilalagay ko sa ano sa box, saka yung colony, ilalagay ko doon. Yun, gayon na. Tapos yung queen niya, nakatrap yun. Napakahalaga po ng trap ang queen. Tapos yun, sa hapon, inaalpasan. O kaya eh, sa akin, no naman, palibasa yun ako na yung kalawan ng base. Ako nga yung video na yun, yung video ko, yung sasat na yun. Yung sa calling na yun, sa may ano. Ayun eh, talagang nag-alis na. Umalis na siya. Pero sabi ko, ang kagandahan po nun, sir, ano siya, yung kumbaga sa ano ay, nung aalpasan ko si Queen, ang ugong niya, sabi ko, paalis ito, hindi pwede. Paalis ito, hindi pwede ang aalpasan. Tinaklubang ko uli po. At siguro mga 2 minuto, umano na siya, umalis na talaga siya. Umalis siya. Ang natira lang ay Queen sa loob. Pero sabi ko, iniwanan ang Queen? Iniwanan po yung Queen. Sabi ko, oh, laban ako ng pustahan. Babalik at babalik yan. After siguro mga 10 minutes, balik ka na ulit siya. Kung hindi po natin alam yung ano yung kilos ng bis at kanyang tunog, napakahalaga po noon. Sana nung alpagka ano inalpasan ko si Queen, kasama na. Kasama na. Pero balibasa sir, alam ko yung kanilang galawan, yung kanilang tunog at saka kilos. Napaghandaan ko, ah, hindi pwede siyang alpasan. Ang ganda po ng video ko na yan, may title yun na apisera na back to high box. Kasi, aka sinabi ko na babalik talaga to. At nangyari pa talagang bumalik. Ngayon, kung hindi natin alam yung mga ganon, wala, basta natin na alpasan si Queen. Yun. Kaya yung, ang suggest ko po naman, advice ko sa mga tinuturoan ko, kung kayo mag-aalpas ng koy, palibasa hindi nyo alam yung mga galawan nila gabi, sigurado po yun. Yun ay walang pupuntahan kundi doon. Pagkabukas ninyo ng queen kids, alpasan na ninyo. Doon na yun gagalaw sa kanyang rod. Kailangan gabi aalpasan. Oo, pag-alpas ng queen ko. Yun naman po, halimbawa, magsuswarm. Baka gaya nito, ito po nga kito, napakali. Ilang bisis nang magswarm yan. Yan po, pag ano niyan, pag lipad niyan,
Dadapo yan, meron din sa kaping already yan, sa mga anong yan. Kung sa mataas naman po, gumukuha ko na ito po. Ito, meron po akong pagpuha. Kompleto kayo sir, nakabigyo. Ito po. Yan inyong panungkit. Ito po, nilalagyan ko ito dito ng ano na, matagal na hindi nagsusorong mga na. Nilalagyan ko po ito dito ng plastic. Tapos kung nakahalimbawa, ang bisina roon, hindi na po ako aakit. Gaganonin ko lang siya. Tapos ari po, ikikilom pa ganon. Para mahuli. Para po hindi sila makalabas. Pag batak ninyong gayan, sasaluhin lang ninyo dito. Tatanggalin ninyo si tali doon na paikot na kawa doon. Iyanin niya, i-compress niyo yung lalim ng bis. Tapos pagka na-iyanan ninyo, ihuhunin niyo sa kahoy. Kukuha kayo ng broad, lalagay niyo sa box, ihuhunin niyo doon. Pagdating ng hapon, check niyo nakalimlim ba siya sa broad o hindi. Kung hindi nakalimlim, gagalawin niyo siya. Pipilitin niyo papuntahin niyo sa broad. Napakahalaga po no, kasi yung iba, ipapasok si bis, hahayaan na. E ngayon, ay dinis sa isang sulok na kalimlim, pinabayaan si broad. Ano mangyayari doon sa broad? Masisira, kasi makamatay yung mga uod nila. Kaya napakahalago po na ma-check natin siya kung nakalimlim po nila. Pagka po nakalimlim na sa broad, yung matibay po yun. Mas malamang yun na mag-stay doon. Yun. Sa pagkahalimbawa, anakuhan ninyo yung queen ay ano, yung hindi, ano, hindi siya pregnant, yung mga yung sa wild. Virgin pa. Yung virgin, pag yung kuha nakuha ninyo at ibinax ninyo, aalis pa rin yun. Kasi kinakailangan nila may at kasakasama yung mga worker. Pag hindi ninyo ibinalik, hindi yun magkukusa. Bakit? Eh hindi naman nila niya talaga hive yun eh. Inilagay mo lang siya doon. Pero pag nagkataon po na yung pregnant, no choice. Doon na siya. Kinakailangan ka kong umitlog. Wala nang magagawa. Itlog na ako dito kahit anong kasi. Yun. Nag-stay na po siya doon. Yan. Yung po isang mga paraan na ano na para makapag pa-stay tayo sa back. Para naman po tumagal, simple lang. Sabi ko nga po, laging ilustrasyon ko, ang isang bata, pagkakabungi ng ngipin, tinutubuan yan. Ang ibig ko pong sabihin, halimbawa, sa aray natin, egg frames. Ngayon, yung sa egg frames na yon, uutay-utay na tayo magbawas doon ng isa pang nagulang na, mga 2 months. Alisin natin ang isa. Maglalagay tayo sa gitna ng walang laman na frame. After 3 days, makikita natin meron na yan. Palalakihin na yan. 1 week, kuha uli yung isa. Ganun ulit ang gagawin. Ano yung mangyayari sa ating ano? Lahat bago. Kasi continue yung paggawa nila, continue yung pag-alis mo ng magulang. Kaya po kasi siya lumalayas. Ang isang dahilan niyan, ano po yan? Ang kaya po yan ay lumalayas ay umiidad yung saray niya, tapos nagkaka-wax mo. Hindi ko po alam kung saan ang gagaling yung uod na mahaba na ganan. Kahit po bago ang saray, pag yung nagsimula dun sa luba, dire-diretso po yung hanggang doon. Sa dulo. Sa dulo. At masisira po talaga yon. Ngayon, kung maaalagaan natin na hindi magkakaganon, hindi masisira. Iyan naman po ay pag-check natin, pag-silip natin, may mga part na hindi na siya dinadapuan ng bis. Kahit po apes dorsata, yung pukyutan. Pagka po yun ay mga 2 months na, mapapansin nyo doon, may bahagi na siyang wala. Kasi nakapag-divide na, nakalis na yung kalahati, tas kulang na yung bis nila. Hindi nila kayang akupahin mabalutan lahat. Anong nangyayari dun sa hindi nilalakaran na ng base, masisira na yun, mabubulok na yun. Pag nabulok na yun, damay na sila lahat. Ang ano po, ang apis dorsata, pakiyutan, hindi po siya tumatagal ng 3 months sa ano, umaalis po yun. Hindi kagaya ng ating lewa na palibasa ang inaalaga, naalis natin yung mga magugulang. Yun po, nakakatagal po sila talaga ng matagal. About naman po sa harvesting, pagka po kayo ay hindi sugar pig, gagaya po yan. Alam po na lahat na kita basta pupunta rito. Hindi po talaga ako nang si sugar pig. Pagka po tag-ulan, huwag tayong aasa tayo may ma-harvest na honey. Ang nakaka-harvest lang tayo buwan ng November to December. Pagkatapos ay May, June, July, yun lang. Pagka ibang mga buwan na, ano na yon, kung saan ay hindi na po tayo makaka-harvest. Kaya lagi ko pupayo, kung nice, kung ang focus nyo ay honey o wax, ay mag-sugar feed kayo. Yan.
Pwede po yan. Pwede kayo mag-sugar cane. At kung tutusin naman po, yung pong iba sasabihin ay hindi na puro yung honey. Ano po yun? Kasi ang ano po noon, yung kinakain nila, and then sa katawan lang halos pumupunta, tapos yung kinukuliktan nila sa gubat, siya nilang inilalagay halos dun sa broth. Kaya pure pa rin po ang honey nun. Gali, una, dumaan siya sa kanyang katawan. Ang totoo nga po nun dito may mga pinagpigaan ng pulot. Nitong uminit, hindi po nila ginagalaw yon. Pulot na po yun, hindi nila ginagalaw kasi nakakakuha sila sa gubat. Pero kung ngayon po ay maulan, ako po talagang kita ninyo yun, kinakain talaga. Kinakain talaga yun. Yun lamang po, sa atin yan po ay napakalaking tulong na sa ating mga nais mag-alaga ng bees. Kung paano tayo makakapagpatagal ng colony at saka kung paano tayo makikinabang. Yun, sir, baka may tanong pa kayo. Ibig sabihin po, pagka galing sa wild ang colony, ay dito kayo kumukuha ng brood sa inyo? Ah, sa box po. Hindi kayo kumukuha ng brood sa wild? Sa wild po. Bihirang-bihira po yun. Conforme sa kalasin noong uod. Kasi ganito po yun eh. Wala ka dito yung brood na. Yung pong mga butas nun, i-check ninyo kung may uod na maliliit na yung magiging bees. Mm-hmm. Kapag mayroon, okay mo siyang gamitin. Pero pag yun ay yung close yung kanyang cap, pagkapisa po na automatic, aalis na yan. Aalis na po yun. Kasi yung mga panahon na yun, na ang queen nila, nakapanganak na, kinakailangan na uli nilang mag-mate. At pag yun nakipag-mate, kasama na yun. Yung ginagawa ko naman po, kukunin ko yun, ibabaks ko ulit. Kaya sabi ko nga po, kung nais mo mag-alaga ng bees, dapat full-time ka. Bakit? Kaya nga, napakalinaw beekeeper. Tagapag-alaga, tagapagbantay. Eh kung palayas-ayas ka, paano mo sabing beekeeper ka? Eh paalis-alis ka nga. Pag umalis, eh hindi mo na alam. Kaya sa akin po, wala halos nakakatakas na bees. Ibig sabihin po, kailangan ng close monitoring. Talaga po. Sa Sirana. Sa Api Sirana po. Ang ginagawa ko po dyan, pag ako yaalis, pinagbibiling ko sa mga anak ko, anak, eh, pating nang tingnan mo ha kung ating mga laywan. Yan naman po ay nagkakagulo yan. At saka may oras yan, karaniwan na yan mula 10 to 3 p.m. Yun na yung mga anong yun. Siya talaga karaniwan yun. So swarm. At sa dami po yan, ganyan, sa akin yan. Yan po yung pagdating ng mga buwan ng June, ala, umaga na po kayo, hindi na yan ay halos inubiting di yan. Mananawa na kayo ng kababak. Kaya ang isang nag-aalaga po niyan, wala halos tigla din talaga sa paggagawa ng box. Ibig sabihin, kailangan masipag po talaga. Manguha ng nagsuswarm sa mga sanga-sanga. Yung mga, po. At ibabalik sa box. Ibabalik sa box. Para po mapanatili natin yung dami ng ating bilang ng colony. Kasi ang isang pong colony niyan, kaya mong gawing tatlo kung kaya mong alagaan. Tatlong colony po sa isang taon kung kaya mong alagaan. Yun po ay sa swarming lang o nag-i-split talaga? Nag-i-split po siya talaga. Yun pong swarming, yun na yung pag-i-split nila. Natural splitting nila yung swarming. Natural na po yun. Yun po yung taon-taon. At yun naman po ay nagagawin din naman ang paraan na hindi magkagayon. Kung nais mo na kontrolin, kaya mo yun. Kasi kapag po ay nagtaas ng broad, ang mga yan ay may makikita kayo mga lalaki na. Yung mga lalaki mga na drone. Yun, matikalsinan ninyo agad. Kahit pa siya gano'ng kaputi, kaadit ko sa riwa. Dahil kapag yun ay nakapamisa, ang kinakailangan na nila gumawa na sila ng quincet. At yun yung magiging asawa noong Ibig sabihin niyo po, para hindi mag-swarm, ay tatanggalin ang mga drone. Yung mga drone ay aalisin na po yon. Huwag na natin panghihinayangan yon. Kaya nga po na tumatagal yung akin ng hindi naman ganun kada mag-swarm dahil naaalagaan ko nga. Pero pagdating naman po nga honey season, ay hinahayaan ko sila kasi yun yung paglalagyan nila ng honey pag naano. At saka din nakahanda naman ako doon sa pagpapadaming colony. Kaya kayo marami ng ginagawang box ngayon. Diretso po yan. Wala po akong tigil talaga. Kaya nga po full time. Pinakatigil ko lamang po mag-iiban
pag-evangelize doon. Kasi tayo po ay lingkod na Panginoon sa po tayong pastor. Kaya yun, pinaka ano ako. Kaya Pastor Mel ang tawag sa inyo. Papa. Kaya po Pastor Mel ang tawag sa akin ay dahil nga po pastor po ako. Pero mas una ko pong pinagpastoran talaga ay ang bis. Dahil ako yung nag-alaga po niyan, ako ay 22 years old. Ay ngayon ay ako ay 55 na. Siguro abay, matagal na pala kayo nag-aalaga ng bis. Opo, siguro na may mga 15 days lamang po ako na-ordinahan. Na bilang 15 days, 15 years. Bagang 15 years mong na-ordinahan bilang pastor. Kaya mas matagal po yung pag-aalaga ko sa karanasan ko dito kasi 22 pala nga po ako ay ako'y nag-aalaga na niya. Kaya lang, palibasa po, pamilyado, ang alaga ko noon dalawa, tatlo. Kumbaga sa panarili lang po. Pero nung inano ko sa akin sarili, sabi ko, pagdating ng 50 years, ako ay hindi na ganun kalakas, ito na yung pinakabaluwang trabaho at kaya ko nang mag-full-time sa pag-aalaga ng mission. Kaya po nung mag-50 years ako, yun, nag-alaga na ako. Yun, isa nga yun sa kauna-unahang inilagaan ko na mga bis. Yung isang ngayon na 4 years na sinasabi ko, dito pa 5 years na halos. Kaya ano, nakakatuwa po ang pag-aalaga ng bis. Kaya ini-encourage ko po sa ating mga taga lalo higit sa lalawigan ng Quezon, mag-alaga po tayo. Isa pa po ting layunin ko ay yung ang ating mga kababayan huwag pong makabili ng fake na hani. Napakahalaga po noon dahil sa dami po ng mga bubuyog na ay kung tutuusin kaya-kaya po tayong suplayan ng honey kung magiging magtutulungan lang ang mga beekeeper. Nandiyan po ang dami nating stingless bees na ang dali na magpadamihin ay hindi na po tayo makakabili ng mga hindi totoong honey. Ayun po. Ano sir, meron pa kayo? Nakakatuwa naman kayo. Kayo pala ay pastor na beekeeper pa. So kayo ay may ministeryo para sa evangelism. Meron din kayo ministeryo para sa apa, sa environment kaya naman. Ang aking iba po yung ano ng puso ko, hindi yung basta talaga makabenta lang. Talagang kung maaari ay makatulong talaga. At ako naman po ay natutuwa dahil dun sa mga tinutulungan ko kahit po yung mayroong mga taga Benguet. Ngayon may mga YouTube channel na mas magagaling pa kaysa sa akin. Ngayon mas marami silang followers. Mas malinaw yung kanilang mga video. O kasi nga, siguro may helper ako naman po. Pag nagbibideo, solo lang ako dahil ay, ang hirap naman pong kumuha ng helper na yan at dahil talaga naman nangisting. Ano po. Yan. At kagalakan ko po na makapagturo ng mga mag-aalaga ng bis. At yung mga napapanood ko po kahit sabihin nila na ano yung mga kita ko yung mga ginagawa nilang strategy kahit hindi sabihin nila na galing sa akin yon. Pero naniniwala ako dahil sa panonood nila, ginagaya nila. Dahil kaya lang naman po ako natuto rin ito, sa totoo lang po, ako po'y nanood din lahat. Wala po akong seminar. Talaga pong experience lamang. Nakita ko lang, palibasa ay may hilig mula bata. Yun, ginaya ko lamang po yung kanilang mga pamamaraan. At nung tumagal po, ba yung mga pinag-aralan ko, yung mga sumunod, mga tumigil na, yung kasunod, abay sa akin na ngayon nagtatanong. And sabi nga po, experience is the best teacher. Ay talagang sa karanasan ay matututo tayo ng mga karanasan. Ayun, siguro mga seminar, mga teorya lang yun. Pero talagang itong hands-on at practical na experience, ay napakahalaga. Sabi ko nga, maaaring hindi ka paniwala pero kita po ng mga pumupunta dito naghanay ang akin mga box at halos ilat ay may laman yan at napakadami ko na rin pong naibibenta pa dalawa-dalawa, tatlo ganyan at kung tayo po na may magbenta ay hindi man natin hinihiwala yan hanggat sila ay nagpapa-assess sa atin. Ay sa makatuwid po ay kung kailangan ng ating mga viewers ng box, ng colony, ng honey, paano po kayo makakontakt? May ano po ako, may cellphone po naman po ako. May search lang po ninyo Camilo D. Guzman sa Facebook. Meron kayo sa Facebook? Meron din kayo sa YouTube? YouTube, Quezon Province Beekeeping. Medyo lang hindi pa siya ganong nagbo-boom. Ano ba? Pero meron po tayo. Yan. At mapapanood po ninyo doon yung aking mga videos. Yung mga kung paano talaga
alaga pa. Ay sige po, salamat po ng marami sa mga natutunan natin ngayong umaga. At pagka po kailangan ninyo ng colony, ng box, ng honey, ay feel free na tingnan po ang YouTube ni Pastor Mel Camilo de Guzman, ano po, at saka ang kanyang Facebook account. Okay po, salamat po. Huwag po ninyong kalimutang i-click ang subscribe button at ang notification bell para kayo ay updated sa mga bagong video. Inyo rin pong panoorin at i-share sa ating mga kababayan upang dumami ang nakakaalam sa kahalagahan ng ating mga native na bubuyog.